Kahit kami ni Vice, dati magka-relasyon kami bilang manager talent, di ba? Hindi pa rin nawawala yung friendship. Yeah. O yun naman ang lagi dapat i-maintain, di ba? Oo naman. Hindi daw kaya dahil yun din sa issue na lumabas kay Barbie Imperial. Kaya yun ang naging trigger para i-unfollow ni Sara Labati, si Richard Gutierrez. Maris! Oh. Nadikit ka lang sa Don Bell? Umaarte ka na lang ganyan? Yan, challenge yan. Yung husay nila, challenge ngayon yan sa mga bida. Yung Don Bell. Hello mga ka-Andel! Ito po ang iyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord! Papa O, si Ozzy Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilig sa amin. Ito na! Dali! The Philippine Edition! Ano ba yan? Alam mo, makeup lang po kayo na sa isna ng umaga. Alas 7 na yan. Hindi na alas 3. Oh, jet lag is real. Akala ko wala nang tatalo sa alas 3. Di ba? May tumalo alas 7. Diba? Ang galing. Oo, yan ha. Hindi naman na may isinusumbat sa inyo ito, pero gano'n namin kayo kamahal. Yeah. Kaya kahit sinisipon pa rin ako, dapat kaya papahinga kung gusto ko mo naman papalit dito, no? Huh? Silang tatlo. Huh? Kaya lang, baka hanapan natin yun ako. Oo, oh, wow. Ay, oo. Madali ha. Ha? Hinigop ko lang pag gano'n. Isinga. Oo nga, mamaya-maya, nag-iipon pa. Ha? Oo. Alam mo kuya, aming kalaban yung tip mo. New Year, Rimrena. Sumbig ko sa akin. Uy, nagkalaan sinabi mo yung New Year, parang naka-color of the year tayo. Oh, green. Okay. Green pa ngayon. Yes. Oh, thank you so much, Lord. At syempre, nakakaloka kayo, no? Oo. Oh, akala ko doon na natatapos sa LA, sa Corona, California, at doon sa New York, ang aking mga sorpresa. Ang birthdays! Oo, oh, dahil syempre, inumpisahan kasi ito ni Oliver Carne. Yes! Oo, oh, doon sa bahay ni Nabless. At tinapos din naman niya, di ba? Clipper Montero. Oo. Oh, oh. Tapos, andun si na Paco, di ba? Oo, si Paco. Si Pelson, saka si Donita. Carlo Muñoz. Si Carlo Muñoz. Oo, oh. Oh, at marami pang ibang mga friends doon. Bani Paras. Si Bani Paras. Bibi Gandang Hari. Correct. Oo. Oh, diba? Oh. At ang nakakaloka, baka hindi pa natatapos. Ayaw pang tumigil ni Oliver Carne pa. Oh. Meron na naman doon sa ano? Orange sa Hills. Orange Hills. Oh. Ang taray ng set up. Diba? Oh, thank you so much sa mga nag-sponsor ng birthday diba? Ko. At pagdating dito, akala ko nakapagpahinga na ako. Diba? Oo, itong hype na si Cesar Helder, yung ating best friend. At saka si Ate Karen. At saka si Ate Karen Martinez, no? Uh-huh. Oo, gusto ko nag-set up pala sila ng pa-surprise sa akin. Nagpasimulo. Oo, gusto ko. Sabi ni pilit pa ng pilit si si Cesar sa akin. Halika, sige. Sige na, naku, maitreat man lang kita sa Tiger Wings, sabi niya. Sige na nga, pinagbigyan ko na. Mm. O, yung pagdating doon, Diyos ko, ang galing. Kaya maririnig, ito, pakinggan niyo ha. Ang tatanga niyo! Ha? Yung mga kasabwat niya sa pagsusurprise sa akin, sinabihan niya lang gano'n. Oo, nakakalok. Tatangin niyo. Ang babong niyo. Kasi naman ito si Loy. Nakita ko na si Loy eh. Sabi ko. Abas mo naman may isin na may surprise kung andun ako, eh tayo yung magkasama. Hindi nga. Sabi ko, eh mamaya pa kami ni Loy, bakit andito? Eh kami lang ni Session. Eh si Robert Herrera, yung may-ari ng Tiger Wings, Panay, na may sangay din sa Pinoval at yes. sa Batikan, sa UST. Eh, Diyos ko, nakita ko na rin sa baba, pero wala akong idea. Pero nung nakita kita, nagka-idea ka? Oh my God, meron silang pa-surprise. Nagtatago sila lahat. Ayan na, dali, dali. Pagpasok niya ng binto, naririnig niya, ayan na. Mga
hayop kayo. Pero, na-surprise naman ako, in fairness. Uh-oh. You got me there kasi kala ko yung mga grupo lang namin nakainuman dito. Sa bahay, nandun yung pala pati mga friends niya. Yes. Nang hindi ko inaasar na naroroon. Yes. At syempre, hindi nagpakabugnay ng Team Philippines, di ba? May Team LA, may Team New York, may Team Philippines. Kasi bukod din sa pasurpresang patiging, ang pinakabongga lang surpresa sa'yo ay ang pagdating ng nag-iisang meme vice ganda. Oo, di ba? Diyos ko, yun nakita mo, oh, surprise ka dyan, oh. Ayan o, sinabi ko, patakas na ako. Patakas ako, tatakas na ako kasi sobra na akong antok. Sobra. Kasi buong kami nga. Buong gabi kami, gaya na gaya. Antok na kami na naman. Oo, nakiusap na ako sa editor na pwede ba bukas na lang kami mula. Kasi hindi, wala na akong lalabas sa utak ko. O anyway, endo si Vice ka na. Sobra yes. Naman ako na happy. Diba? Oo, dahil alam mo naman, kahit kami ni Vice, dati magka-relasyon kami bilang manager talent, diba? Hindi pa rin nawawala yung friendship. Yeah. O, yun naman ang lagi dapat i-maintain, diba? Oo naman. Pag nagka-hiwalay kayo, kahit mag-jowa kayo, diba dapat magkaibigan kayong manatili, yeah. Diba? Kaya yun, huntahan lang kami ni Visceral. Uh-oh. At syempre nandiyan din si na Kim. Yes, ang Rodriguez. Oo, na napaka-early toon. Si Kim, yes. Rodriguez, napaka-bait ng talent, ano. Siya ang naging DJ ng buong gabi. Siya ang pasok ng pasok sa video ko nung number. Diba? Tsaka si Mark Manica. Yes. Sino pa ba? Ang dami. Pati si Tita Febro. So, wala. Yes. Si Aaron Maniego. Oo, ayan. Nandun. At basta, baka marami akong hindi mabanggit doon. Pero maraming salamat, ha, sa pagmamahal sa akin. Talagang itong year na ito, itong birthday ko, talagang hindi po ako gumastos. Oy, congratulations! Dapat lagi kayo may pa-surpresa. Oh, hindi ka naman su-surprise next year, kaya ikaw na ulit magbabayad. Nakakalaw. Basta sa lahat ng naging bahagi ng aking celebration, lalo na nung nandun tayo sa Corona, California, kay Tita Merlin Opeña, kay Tito Victor Opeña, kay Tita Lilian Tolentino. Yeah. Ayan, maraming salamat. Tsaka kay Romer Haso. Yeah. Thank you sa New York naman yan. At kay Maring Rose Santos. Basta madami kayo dyan. Pero syempre, ang dami na rin natin, chika. Wala pa tayong balita. Ha? O, wala kami pakialam sa celebration mo, OG Diaz. Ha? Magbalita yun. Balita yun. Biro mo. Binisita ka ni Meme. Oo nga. Hindi bongga, nga. Kasi nga, syempre, baka sabihin nila, wala kaming pakialam sa personal mong buhay. Ha? Gusto namin personal na buhay ng artista. Ha? O, dahil mga Marites nga kami. Ha? O, di umpisahan na natin. Ay, eto na nga na, nakakaloka. Oh. Si Sara Labati, inunfollow si Richard Gutierrez at saka yung pamilya Gutierrez. Tapos, eto na! Nakunfollow na rin ang family ni Richard Gutierrez kay Sara Labati sa Instagram. Bilang ganti kaya yun ay? That we don't know. Yung iba't yata nang bakit ang late, dapat nung umpisa ng mga issue, nag-unfollow na. Bakit ngayon lang ginawa daw ni Sara yun? Eh kasi nga, sayang naman yung balita. Kung pag-iisahin lang nung nauna. Ganun ba yun? Na-joke. Hindi. Para may balita tayo, no? Ano ba naman? Yung iba na yung nagtatanong, hindi daw kaya dahil yun dun sa issue na lumabas kay Barbie Imperial? Kaya yun ang naging trigger para i-unfollow ni Sara Labati si Richard Gutierrez and his family? Oh, siyempre tanong yun ng iba kasi nga, kumbaga kinokorrelate yun, ano? Dinudugtong-dugtong yun. Depende sa chronological, ano, order ng events. Yan. Oo. Diyos ko. Eh, di ba nga, sabi nga na aking source na friend ni Richard, na hindi naman marunong magsinungaling sa akin, ano? Oh. Na hindi, walang kinalaman si Richard at si Barbie. Oo. At wala rin daw silang relasyon. Oo. Eh, yun ang sabi sa akin ng aking source, no? Yung iba, nakataas ang kilay. Oo. Parang ganyan? Parang nakataas ang ano.
Ang ano? Buso ni Mel. Ha? Oh, andiyan ka pala. Kaya napakamuli sa salita rito. Nakikinig ako sa inyo, kuya. Pero hindi ka nakikinig doon sa group chat. Ha? Na ikaw lang invited doon sa pa-surpresa sa akin. Pero yes, dinala mo yung mag-ama mo. Oo. Dahil... Paalam ka, para mamas ko si Ikit. Ay, ang galing nga ng bata, Nay! Ang galing ng timing. At saka ang galing, nagtitable hopping. Oo. Tinuruan ng ina. Oo. Nakalipo, kuya. Bless ka kaya na, bless ka. Ganon, bless daw, ha? Ha? Oo. Tara, ang galing ng nanay. Bless ka, tapos ang ginamon si... Ginamon yung bata. Ha? hindi na po ako mamamas ko, sabi ko. Anyway, mabalik tayo, no? Sabi naman na aking source, wala naman daw talagang, ano, ugnayan itong si Richard at si Barbie. Mm. Alam mo, wala pa rin akong source mula doon sa Sara Labatie, ah. Mm-hmm. Kaya yung mga friends si Sara dyan, baka may common friends tayo, pwede nyo rin naman akong chikahin. Basta mo, huwag lang mag-imbento, ha? Ha? Oo, mahirap yun. Mm-hmm. Oh, anyway, so yung mga pag-unfollow na yun, siguro, ano yan, realization yan. Siguro na-realize na ni Sara na i-unfollow si Richard o ang mga Gutierrez clan. For her own peace of mind din. Oo. Siguro na, yun, na hindi na lumalabas sa feed niya. Oo, kasi maalala pa niya. Baka nakakaramdam siya ng lungkot. Mm-hmm. Kaya niya ginawa yun. Oo. Mm-hmm. Tapos si... Andiyan ka pala. Ha? Tapos si... Kailangan mo, kuya, paano mo makakasabay? Ha? Mamaya bibigyan kita ng portion. Ha? O, yun na nga, di ba? So, siguro mga Gutierrez din, parang, oo, ay di, parang hindi na rin natin siya makita. Baka nalulungkot din tayo pag nakikita natin siya posting the kids. Mm-hmm. Di ba? O, di, unfollow na natin siya para kahit paano makatulong yun sa ating peace of mind. Mm-hmm. Di ba? Baka ganun ang kanilang mga rason. Pero, syempre, ang mga Marites, iisipin niya, galit. Mm-hmm. Kaya, in-unfollow. Dahil galit ka, gumante, in-unfollow din. Ay, naku, nakakaloka ng taon, ano ah. Talagang yan ay nagiging basehan ngayon kung okay o hindi okay yung samahan ng mga tao. Pa? Eh, ano? Pag may unfollow at saka follow, naman, diba? Oo. Eto na nga, Mamaloy. Nagpost na rin sa kanyang IG si Sara Labatie na nakahanap na siya ng bagong titirhan nilang mag-iina. May caption pa nga yung kanyang 2 photos ng Switching Up the Mood for 2024. At may TS pa siyang Looking for an Interior Designer I Can Work With. Boy, naku. Malayo kaya ito sa tinutuluyan ngayon ni Richard? At the end of the day, sana lang ay lagi nilang iisipin ang magkabilang kampo. Ang tanong na, ang amin bang mga ginagawa ay makabubuti para sa mga bata? Yun ang lagi natin isipin. At saka kuya, dapat paggagawa sila ng hakbang o kaya may sasabihin sila, dapat kuya isipin nila. Na ano? Na makakapagpasaya kaya ito sa mga Marites? Dahil kuya, dapat gano'n. Sabihin naman nila. Gusto-gusto natin yung mga kailangan gagawa talaga. Talagang yung mga ITs ay mag-a-adjust para sa mga Marites. O anyway, nakakaloka, no? Ayan, katulad nito. Oo. Ito, nakakapagpasaya sa mga Marites. Huh? Si Maris Racal. Oh. Sumasagot sa mga bashers niya. Ah. O, pinipili lang naman niya kung sino yung mga bashers na sasagutin niya, no? Mm-hmm. O, katulad nito, nagpasalamat lang siya sa 2023. Oo. Dahil nga, ano nga, ba't siya nagpapasalamat, Loy? Dahil nga doon sa mga roles na ginampanan niya, pinasalamatan yung mga production houses, mga director na nagtiwala sa kanya, di ba? Tapos may isa pa siyang post na sabi niya gano'n, feeling grateful, grabe kayo, naiiyak me, sabi niya gano'n. Ibig sabihin, gano'n lang ka-grateful si Maris na lahat ng nangyayari sa kanyang career, kahit pa siya naman ang may gawa nun, kung bakit nandyan siya ngayon. Correct. Ay dahil na rin sa mga nakapaligid na tao sa kanya. Mm-hmm. Naging, kumbaga, naging posible lahat. Mm-hmm. Oo. Kaya naman, ang dami rin pumupuri sa kanya. Sa acting niya sa Can't Buy Me Love. Yes. Sa kanila ni Anthony Jennings. Oh. Grabe yung
suporta ng mga fans sa kanila. Talagang dumadami yung mga eksena nila doon sa Can't Buy Me Love. Ay, ang bonga. Oo, eh kasi nagsimula yan sa domain, sa EBAC na natapakan. Oh. Diba? Pareho nilang natapakan yun. Oh. Doon lang yun. Tapos nagkapatungan sila. Ay. Oo. Oh. Yung mga ganang mga eksena na kinikilig yung mga fans. Oh. Oo. Kaya siguro yung mga fans, ganun na lang nilang iduluhin at hangaan si Maris Racal dahil napakahusay umarte. Diba? Ako na nagsasabi, Maris Racal, saludo ako sa'yo. Sobrang ang husay mo. Oh. Diba? Kung maraming pumupuri na, meron din namang ibang nambabash. Wala. Oh. You really cannot please everybody. So, please. Ha? Please talaga? Please, read that. Ay, eto manay, o nasa sulat. Sabi ng isang basher kay Maris, nadikit ka lang sa Donbel? Umakarte ka na ng ganyan? Sabi ganun. Wait mo matapos yung series. If san ka pulutin? Arte-arte mo, wala sa lugar? Feeling bida yarn? Donbel is Donbel after the series. Let's see if kaya mo sabayan yung solid and laki ng fandom fanbase nila. Para kang lang na nakatungtong sa kalabaw. Nakikisakay ka lang. Gets mo? Ay, Irene Shu pa ba to? Or Maris Racal na? Ano sabi ni Maris? OMG! Naging thankful lang ako. Sorry. Diba, ganun lang sagot, di ba? Sa iba, isasagot ko dyan. Ano sabi mo? Mamatay ka sa inggit. Ha? Ano? Diba? Hindi mo alam kung nagagalit siya kay Maris o yung sa karakter ni Maris eh. Oo. Minsan kasi nadadala tayo nung emosyon, nung karakter, nung napakahusay na acting ng karakter. Ano? Pero hindi naman yung karakter mismo o hindi yung gumaganap sa karakter ang ating tinututukan, kundi yung mga bida. Katulad nito, Donbel fan siya. Oo, tapos si Maris parang nararamdaman niya. Parang umu-okay to si Marisa saka si Anthony Jennings. Bakit parang napaparami eksena nila? Oo. Kaya sandali muna, ang bida rito si Donbel. Bakit parang mukhang mababawasan pa yata ng mga eksena ng mga idolo ko? Kaya siguro ganyan ang reklamo niya. Pero sa totoo lang ha, alam ko ang galawan sa production ha. Oo. Ako ibibigyan ko kayo ng tip. Ay! Sige kuya, gusto ko yan. Ano yung anim na numero ngayon? Kagano ni sa loto. Tip. Bibigyan ko sila ng tip kung ano nangyayari sa production. Sa likod ng camera. Ng Can't Buy Me Love. O kahit yung iba pa. Tandaan ninyo ito ha. Pag ang sub-plot, bumongga. Kasi ang main plot, si Donbel. Ang sub-plot, si Maris Racal at si Anthony Jennings. Kunari, ang exposure ni Donbel, lima. Ang exposure nitong si Anthony Jennings saka si Maris Racal, isa. Tapos, yung isa na yun, bumongga. Kumbaga, umingay ng bongga. Yung kanilang tandem. Next script niyan, dadagdagan na nila yan. Pak! Bongga pa rin. Ay, nagpang i-anak na natin ulit. Paanakin natin ulit ito. Ooh. Oo, kasi mukhang ang daming sumusubaybay na sa kanila. Ang daming kinikilig. Oo. Ang tendency niyan, mababawasan yung Donbel. Mababawasan ha. Dali, lima sila dati. Ngayon, tatlo na lang. Dalawa tong si Maris at si Anthony Jennings. Yung kanilang pag-aaway madalas. Ganun ang nangyayari. Siyempre, una, pag merong clamor o demand at gumanon yung ratings, hahanapin nila sa per minute. Anong per minute gap? Anong gap yung mataas? Pak! Ay, mataas yung kina Maris. Scriptwriter, dagdagan yung eksena ng dalawa. Patok sa mga manonood. Ganon. Ang ending, kumukuha dun sa eksena ng mga bida. Oo. Lalo na, ha? Ito, generally speaking, ha, hindi ito sa Donbel o sa Maris Anthony Jennings. Lalo na, pag ang production nagkaroon ng problema sa mga bida, ang tendency ay, naku, lumaki ulo ni girl or ni boy. Oo, bawasan ang eksena yan. Ilagay natin dun sa kinakikiligan naman ng iba na masipag, na walang sakit ng ulo, na maayos sa set.
hindi nalilate, professional. Generally speaking, ganyan, ha? Wala akong tinutukoy na particular dyan ng mga tao. Di ba, pag kunwari, merong gustong patayin na karakter, nagagawan agad ng, ano yun, ng eksena. Oo, sige, patayin. Patay. Gusto ko rin na buhay yan, didemanda ka. Dahil pinapayin mo. Pero ito, ang laling gumawa ng eksena, lalo na kung sakit ng ulo, yung mga bida. Oo. Generally speaking. Kaya ito, hindi ko naman alam kung ano yung nagaganap sa Can't Buy Me Love. Oo. Pero ako, naiintindihan ko yung prod kung bakit nanganganap ang eksena nung Maris at Anthony Jennings. Kasi click sila. Kasi hinusayan nila. So bilang gantimpala, nanganganap ang mga eksena. Kinagat kasi sila ng masa. Oo, no? Dahil kahit ako nagtuturo ako ng workshop, dahil ako mismo hindi ko kayang i-acting yung acting ni Anthony Jennings at ni Maris. Ay! Apakahusay! Oo. So hindi na kailang hampasin na gano'n? Oo. Walang hampasan? Oo. Eh kuya, sino mas kaya mong acting? Yung Don Bell. Ha? Charot lang. Oo, hindi, di ba? Ang usay nila. Oh, naku na, maraming na naman may intriga na ano, ka-update natin. Panonoorin sigurado yung acting na yan nila Maris at siya ni Anthony. Correct. Abay, kahit ako, gusto kong ma-2-on-1 yan. Oh. Ma-interview ko sila sa OGDS Inspire. Oo, kumamarapati. Dahil napakahusay nung dalawa. Ang husay lalo ni Maris Racal. Ang galing ng dynamics nilang dalawa, sobra. Oo. Yan, challenge yan. Yung husay nila, challenge ngayon yan sa mga bida. Ay? Oo. Kaya sina Don Bell, hindi natin alam kung ano. Masabihin ni Donny kay Bell, Bell, galingan natin. Medyo kinakain tayo ng dalawa. Pwedeng ganon. May ganon? Pwedeng si Bell din. Sina Donny, galingan natin. Ha? Don, ano natin? Kasi kailangan tayo pa rin ang ano, maramdaman nilang bida. May mga ganyan ha. Pero ako, sinasabi ko lang yun. Hindi naman nila sinabi yan. Pwede silang mag-usap ng ganun. Oo, kaya naman, Diyos ko, husayan ng mga artista ang trabahong ibinibigay sa kanila. Correct. Oo, hindi yan usapin ng ang baba naman ng bigay, ang baba ng TF. Hindi yon. Dahil walang pakialam ang mga manonood sa TF ninyo. Deal nyo yan sa likod ng camera. Yung nasa harap ng camera, yun ang kanilang main concern. Yun. Magbabalik po ang labas. Ay, sandali! Hindi! Natatawa ko kasi ngayon nakakagalaw-galaw na si Rela sa likod. Hindi nga siya nakaupo. Oo, diba? At mukha pa rin tayo mas mataas, ano? Kahit nakatayo. Kaya kayo muna, baka mamaya sila naman magalit yung mga fans ng Don Bell. Ay, naku, alam mo, pag malawak ang utak mo, hindi ka dapat magalit. Dapat maintindihan mo na ako yung naririto, kayo ay nanonood. Mas ibinabalita namin at mas kinukwento namin sa inyo kung ano yung nagaganap sa likod. Dapat ma-appreciate nyo yun. Diba? Pero hindi ka naman galit na sa Don Bell. Hindi! Gano'n ka ba naman? Ilang beses natin nakasama ang Don Bell. Totoo! Oo, diba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. So, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscribers, sana po mag-subscribe na kayo. Dahil lang, dali-dali lang po, i-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa iba pa. At kung naibigyan po yung aming episode, meron kayong komento sa lahat namin, chika. I-comment nyo na po yung Mama Loy, click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Kaya pag kinlik nyo, kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At yes, pa kanya-kanya namin siya. Yes, at manonood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Naku po, nandiyan po nakapost ngayon yung birthday sa Lubong noong January 1. Yung birthday kasi nanay, January 2 eh. So sinalubong po namin yan sa New York. Di ba? Apakabongga. Ang galing ang tipon ko. Ang saya ng birthday sa lubong ni nanay. Kaya panoorin niyo po yan at abangan niyo po sa mga coming days. Yun naman pong behind the scene. Yung surprise nila kagabi para kinay OG ng Team Manila. Oh, diba? Di ba nagkaroon na ng team-team ngayon? Ano? Nakalok at kinagkakita. Ito yung binlog yun. Ha? Oh. Maganda yan. O, oh, ito naman, Rena. Hello mga ka-update! Ang follow po ng aking FB page at Rena po, M-R-E-N-A. Yes! At saka, Kuya,
by Doc LJ Libatike of Ismail Creation. Wow! Permanent na ba yan? Hindi pa po mamaloy. Kinsol Doc LJ. Doc LJ? Huwag ko na pahirapan si Ren. Mahusay naman si Doc LJ, kaya dapat ano... Piling ko yung ano ni Ren may problema, hindi naman... Bakit pa sa akin ni-refer ito ni Ochi? Oh, anyway, napodist ko. Siyempre pa, maraming salamat sa icing. Yes! Thank you so much. At napakasarap ng kanilang pistachio cake din, ano? Yes! At siyempre, ang J&H longganisa. Mm-hmm. Thank you so much. Napakasarap na palongganisa yun. Pa-birthday yun sa akin. Thank yes. you. At sa lahat ng mga naging bahagi ng aking kaaraw, maraming salamat. At sa OGDS Inspires naman po, si Eric Kison. Mm-hmm. Yan. Ako, Diyos ko. Ang revelation niya tungkol kay Tito Dolphy. At kung ilan sila lahat magkapatid. Ay! At nag-aaway-aaway ba sila sa mga naiwan ni Tito Dolphy? Ooh! Eto po. Kabatira ng marami, no? 18 ang anak ni Tito yes. Dolphy. So, yung 18 na ba yun, Eric, walang pasaway. Ang naging problema talaga namin is because Nicole was legally adopted. Tapos lahat kami magkakapatid, illegal. Mm-hmm. Kasi wala naman pinakasalan ng daddy ko eh. Ano ang background ni Eric Kison sa pag-handle ng talents? Wala. May favoritism ka. Alam mo, Odge, in anything meron, hindi mo may iwasan eh. Dahil yung itsura, she reminds me of someone. Merong isa kabuka talaga ng isang naging partner ko na alaga mo. Si Aiko. So, nabanggit mo si Aiko. So, yun yung naudlot. Di ba niligawan mo siya? Tama. So, hindi mo na nabigyan ng chance yung sarili mo na magkaroon ng pamilya din. Well, to be honest, instantly para kung bigla ako naging tatay. Yan po ha, na ang OGDS Inspires po ay nasa I1 TFC na rin ha. At syempre pa ang Biohan ng Boracay Beach Resort dyan sa Station 3 ng Boracay. Ayan na, kung gusto niyo po ng Boracay, bumisita po kayo sa kanilang website, ohana.com. Napakaganda dyan. Very, very relaxing. Yeah. Okay. At syempre pa, ito po rin po ang inyong lingkod. Papa o si OGDS na namin nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang gising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi inyong inihilit sa amin? Itchy ka mo na! Thank you! Huwag na mag-nak-nak. Namiss ko nga ang nak-nak na. Uli kayo mag-usap doon. Dami na yung nakakamiss ang naknak niya. Wala namang clamor. Ha? Hindi naman yung parang Maris Racal tsaka Anthony Jennings. Ha? May clamor talaga. Kaya mo ba mag-naknak? Bibigyan ko ng isang naknak sa mamaloy kuya. Oh, sige. Naknak, mamaloy. Who's there? Dondel. Ha? Oh. Siguraduhin mo yan. Ha? Oh. Na maaliwa ko siya. Mm. Don Bell who? Don Bell! Oh, sandali. Don Bell, kaka to. May kiliti ako dyan, Don Bell. Ang layo.